Magandang araw po ulit para po sa ating snack break time cheers. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin, and for those who have just come in, parang ngayon pa lang, first time ninyo, I just want to invite you to like and subscribe to this channel. Ngayon po, gusto ko lamang pong ipagpatuloy yung ating pong pinag-aaralan about mountain moving prayer. Malapit na po natin itong makonclude, pero ito po ay napaka-importante na mai-apply ho natin sa buhay natin. So sa mga nagdaan pong mga araw, nakita ho natin that somehow when we pray, ayaw po natin na parang walang nangyayari. And in fact, that is exactly what God wants us to experience when we come to Him in prayer. Na maranasan natin yung resulta, makita natin yung kapangyarihan ng Diyos, hindi yung kapangyarihan ng panalangin, kundi yung kapangyarihan ng Diyos whenever we pray. Kaya nga po, mismo na ang Diyos ang nagturo sa kanyang maalagad on how to pray. Ang sabi niya po, napakaganda, sabing ganon, ay pray then in this way. Bakit po niya sinasabi yon? Because I want you to understand how to really pray. Hindi ako maramot na Diyos, pero meron pong tamang mga prinsipyo, kasi hindi lang ho gusto ng Diyos ibigay yung gusto natin, kundi makita niya yung kung sino dapat tayo, no, yung kanyang design for us. Kaya ho itong prayer na to is really very transforming, and it really removes mountains, no, ng mga hadlang ho sa atin to become the right person that He wants us to be. Kaya ho napakaimportante, sabi niya, right relationship, the principle of relationships, horizontal and vertical, our Father. At pagkatapos po is a principle of worship, magnifying our God, hallowed be thy name, let him be set apart. At ang pagkatapos, sabi po niya, you need to learn how to submit to my authority. Kaya the principle of submission, thy kingdom come. That siya po ang nagahari, siya po ang hari, siya po ang nakakaalam what is best. At ganyan din, sabi niya, that you are to be aligned to what I want you to accomplish, to what I want to accomplish in this world, in my program. Kaya, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Now, as you walk with me, dahil yan na yung meron akong vision for you, I will provide based on that vision. Kaya nga ho, provision. Kasi nga po, for example, a father, ang vision niya sa iyo para maging abogado, pinag-aaral ka niya, he will provide everything you need to become a good lawyer. Pero kung gagamitin mo yan to play games at gagamitin mo yan for vices, obviously, hindi niya ibigkakaloob yung dapat, yung ibibigay, hindi niya bibigay sa iyo yan, kasi it's not meant for that. Ang vision niya, yun. Ganun din ang Diyos. He will not give you something that will destroy your life. It is based on a vision. Kaya provision, ano yung provision niya? Yun po yung sabi niya, we are to be dependent on God for His provision. And now, we have been studying about dependence on our pardon. Why? Because we're living in an imperfect world. We need to have the right relationship with God. At dahil doon, alam natin, nagkakamali tayo. Kaya sabi ng Lord, Father, forgive us as we forgive our debtors. Now, kaya po, napaka-importante, it's not an excuse para po tayo mabuhay ng, ano, naabusuhin natin yung goodness ng Diyos. It is a lesson for us to understand that the reason why we're asking for forgiveness because we need to have a fresh start. Now, pero mayroon pong isang napaka-importanting bahagi dito na wag ho nating mamimiss. Kaya ito po yung napaka-pivotal po nito. Tingnan nyo ha. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Look at this. As we also have forgiven our debtors. Ibig sabihin, when we come to God for mercy, tayo rin ay merciful. Kaya nga ho, napaka-importante yan. Bakit ka mo? Ito lang yung bahagi na inulit-ulit. Kahit tapos na yung pattern ng prayer, inulit po ulit ni Jesus. Sabi niya, for if you forgive others for their transgressions, your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Wow, bakit kailangan niya pang ulitin yon? Now, akala ko ba we are already been forgiven because of Jesus Christ? Now, bakit? Sabi niya, if you will not forgive others, you will not also, sabi niya, I will not, the Father also will not forgive your transgression. Kasi ito po ang importante. Ito po yung continuing sin. Not forgiving others is a continuing sin. As if we did not accept the forgiveness and the mercy of God. Kaya ho, napaka-importante that when we ask God for mercy, we are merciful. Tayo rin po ay mapagpatawad. Kaya ho, crucial ho yun. Now listen, ano bang ibig sabihin ng forgive? Alam niyo ba, ito pa isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao. It is easier for us to ask God for mercy, pero pag sa ibang tao, wow, we want justice. Gusto natin ang
pantay-pantay, at kung hindi man ay masigit pa, kaya an eye for an eye. Alam niyo ba kaya inutos ng Diyos yan in the Old Testament, an eye for an eye? Kasi sa atin, an eye for his, parang two eyes for his, for an eye, parang ganyan eh. Parang ang kapalit eh, masigit pa. Kaya sabi ng Lord, yun na nga, pinantay ko na lang, para even na lang. Kasi sa atin, kunyari, pinitik ka sa mata, gusto natin sapakin naman, parang ganyan. So, ang Diyos, sabi niya, I want you to be merciful. Now, listen to this. Ito po ay napaka-importanting bagay. Yung word na forgive, ang ibig sabihin niyan is to hurl away, itapon, to send away. Katulad doon yan nung panalangin po halimbawa doon sa mother-in-law ni Peter sa Luke 4. Sabi nga verse 39, and when he rebuked the fever, biglang umalis yung fever. It was hurled away. Yan, ganun yung forgiveness. Yung pong sa Psalm 103, verse 12, yung sinabi po niya, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. He hurled it away. Tinapon niya na yun, na parang hindi niya nababalikan. Yun ang dahilan kung bakit sabi ni God, I will not remember your sins. It doesn't mean na nakalimot ang Diyos o nagka-amnesia ang Diyos. What he is saying is this, that he will no longer, parang he will no longer decide based on what you have done or based on your offense. Kaya he hurled it away. Kunyari, kaya nga may kapatawaran ng binigay. Kaya parang sinasabi niya, kapag pinatawad mo na yung tao, hindi ka na naghahanap ng hustisya pa sa tao na yan. Panghirap naman ata nun. Paano naman yun? Now, this is something that you need to understand. Paano naman ako magpapatawad? Madali lang sabihin na patawarin mo yan kung ang utang niyan eh, 10 piso, eh kung milyon. Wow! Eh kung muntik pang mamatay yung pamilya mo because of what he did. Wow! Hindi pwede yan. Paano kung ni-rape ako, ni-rape yung anak ko? Paano yan? Parang ganun lang ba kadali yun? That is the reason why God wants us to understand is this. Hindi masama that we're seeking for justice because God is just, because we're created in the image of God. But what God is saying is this, give him room for that justice, and I'm letting you, I want you to be freed from that burden of carrying the hatred in you and the desire to avenge. Kasi ako na yun. Sa totoo lang, I would do better than you do. Kaya sabi ni Romans 12, sabi ni Paul, never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. If possible, so far it depends on you, be at peace with all men. Oh, teka, paano naman yun? Eh, ni-rape nga eh. Now, listen, never take your own revenge. Yun ang sabi ng Lord, huwag ka na ma-burden dyan. I want you to be freed up in accomplishing my will. Ikaw, gusto ko malaya ka na doon, huwag na yan ang maging pasanin mo. Give it to me. Kaya sabi niya, beloved, but leave room, look at the words, for the wrath of God. So if you're seeking for justice, do you think I would not bring justice? Bigay mo na sa akin yan. Kaya nga, for it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Kaya sabi niya, kaya naman ikaw, if your enemy is hungry, feed him. Now, if he's thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap a burning coal on his head. Para kang naglagay ng baga sa kanyang ulo. Ano ibig sabihin niya? Because you are my child, do not be overcome by evil. You are a child of God who is good. So do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So ano sinasabi ng Diyos? I want you to be freed. Kaya whenever you ask for forgiveness from me, kung ako lang magbibilang ng mga pagkakamali mo sa akin, wow, you would have more to answer. But what I want you to have is freedom. Freedom from such bitterness. Alam niyo ba kung sino mas nahihirapan pag masama ang loob? Yung may sama ng loob. Siya yung minsan hindi makatulog. Samantalang siya hindi makatawa. Di ba? Pansin mo, pag may masama loob sa isang tao, parang inis na inis ka. Pagkakita mo sa kanya, inis na inis. Tapos siya tawa ng tawa. Oh. Pero ikaw ay mas kawawa kaysa kanya. And sabi ni Lord, I want you to be freed from there. Gusto ko, itapon mo na yan. Let me handle your case. So it's not easy to forgive if you don't want it to be given to the Lord. Kaya ibigay mo na sa Diyos. Yun ang sinasabi ni God. Kaya surprisingly, itong sabi ni Lord, be on your guard. O, tingnan niyo. Bantayan yung sarili niyo. Because if your brother sins, rebuke him. Hindi mo masama yan eh. Rebuke mo siya. And if he repents, forgive him. Wow. And if he sins against you 7 times a day, can you imagine 7? Every hour nagkakamali sa'yo. Tapos he will return to you and ask for forgiveness 7 times. And God is saying, repent, forgive him.
and if he repents, forgive him. There are two ways to forgive. One, parang transactional. If he asks for forgiveness, forgive him. Now, Lord, ang hirap. Yes, mahirap. It is something beyond us. Kaya kung hindi si God ang nabubuhay sa atin, si Jesus ang nabubuhay natin, it's impossible for us to forgive others. Now, look at this. And the other forgiveness is the unilateral forgiveness. Hindi sila humingi ng tawad, and yet you're forgiving them. This is exactly what Jesus exemplified to us. Ano sabi ni Jesus? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. It was very unilateral. No, it's up to them kung tatanggap nila yung forgiveness ng Diyos o hindi. But, hindi natin saklo yun. Sa atin, we release them to God and let God handle our pains. Let God handle the injustice. Let God handle the offense. Kasi binigay natin sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging malaya ka. Bakit? He wants you to focus in doing His will. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya Lord, para hindi na yan mapigilan at hindi na yan maistorbo ng ano pa mga bagay-bagay na bumabagabag sa isip namin at sa puso namin. Father, forgive us as we have forgiven our debtors. So napaka-importante ho yan. Then tomorrow, I will just teach you why God wants us to be freed from such bitterness. Pasensya na ho kayo. I really wanted to finish it today, but I wanted to think first, is there any person in your heart that you need to release before the Lord and let God handle whatever things He did against you, whatever offense, ibigay mo sa Diyos, and let God handle it for you and let your heart be freed. Para pag nakita mo siya, pakainin mo pa na gutom. Pagka nauhaw, bigyan mo inumin. Hindi ho tama yung sa ating pong kasabihan na kapag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Hindi ho, bakit? Galit ka pa rin nun. Ang sabi ng Diyos, pag binato ka ng bato, bigyan mo ng tinapay, palamanan mo, at bigyan mo pa ng juice kung nauuhaw. Hindi pabato ulit. Kasi kung pabato man, kahit tinapay, galit ka pa rin. Ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya and let God handle the offense that He did against us. Alam mo, hindi ka talo. Bakit? Dahil ang Diyos ang totoong Diyos ng hustisya. Kaya mga kapatid, maging malaya ka sa sama ng loob. Dahil ang Diyos ang magdadala nito para sa iyo. God bless!